party na. Halina't sumayaw sa ilalim ng araw. Mag-chowking halo-halo na. Haluin nang sabay-sabay. Nag-umapaw. 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 Chowking halo-halo. Umaapaw ang sangkap at milky sarap. Apaw sangkap, apaw sarap. 50 lang. Tayo. Nandito na naman tayo. Masaya na naman ako. Makakapag-share na naman ako sa inyo ng panibago. And, kamusta kayo? Mga video na nandito pwede na naman tayo. Masaya na naman ako. Sigurado naman. Makakapag-share na naman ako sa inyo. Langan lang. Buksan niyo mga puso. Mga video na makakapag-share na naman ako sa inyo. So, ayan. Ang layunin nga ni, ni IMD o International Marketing Group, Financial Literacy Campaign. So, 10 million family, educated families by 2025. So, siyempre, ano nga ba yung mga i-share ko sa inyo na, na matututo din kayo kahit sa ganitong video. Una, know your why before you invest. So, what is mutual fund? Who is MB Life? So, ayan. Siguro sa mga nanonood ng video, meron na kayong idea sino si mutual fund at sino si MB Life. Saka dapat, alam natin bago tayo mag-invest, ano ba talaga yung purpose natin? Diba? Ano ba yung mga pinaghahandaan natin, pinagpaplanuhan natin? Siyempre, hindi naman ang pinaghahandaan natin yung mga okasyon, mga birthday, mga party, mga event, yan, diba? Mga fiesta. Siyempre bukod doon, dapat meron tayong mga additional na para din naman sa sarili natin. So, ako nga uli si Michael B. Maneklang, isa ako sa financial educator at karin akong entrepreneur at investor. So, siyempre, kung gusto niyo maka-avail ng book na to, i-email niyo lang ako sa iiwanan kong email ko sa baba para kung gusto niyo maka-receive ng e-book email. Send niyo lang ako tapos
i-send ko sa inyo. Ang libre. So, huwag niyo kakalimutan i-click yung mga video na yung mga ginagawa ko, yung mga sinishare ko sa inyo na makakatulong, siguradong makakatulong. And, siyempre, huwag niyo rin kalimutan mag-comment para malaman ko din kung ano yung mga gusto niyo sabihin. At siyempre, huwag niyo rin kalimutan i-share mga kaibigan niyo, mga kapag-anak, yan, nasa Pilipinas man yan, nasa ibang bansa man yan, nasa ibang lugar man yan, share natin para makatulong din tayo kahit sa pag-share lang ng mga video. Yan. Subscribe. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe at higit sa lahat yung bell para naman sa mga video na bagong video natin makaka-receive kayo ng email. So, nakikita niyo yung background natin. Ayan. No? Nakikita niyo yung background nasa likod. Nasa dagat tayo ngayon. Nasa likod ng dagat. Para naman maganda yung view. Yung view natin. So, iba-iba naman, di ba? Para hindi naman lahat parang hindi kayo magsawa sa view. So, ayan. So, bago tayo magsimula, samahan nyo ako mag-pray. Pray muna tayo by Brother Boong Sanchez. True Millionaires Prayers. Prayer. Today, I ask you to bless me. So, I become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have. Commit myself to become rich. I commit myself to serve you and serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the Lord. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hand in Jesus' name. Amen. So, ayan, sana natin, siyempre sa mga presentation, nakakita nyo na itong una panood nyo, yung presentation na ito, balikan nyo lang yung, kung hindi nyo pa nakita o bago lang ito, balikan nyo lang yung mga una-una kong video. Gaya nga lang sinasabi, kahit ano man ng estado ng buhay natin, lalo na ngayon, yung baga meron tayo, kaunti, tama lang, sakto lang, marami. Dapat kahit paano, hindi natin nakakalimutan yung para kay Lord, yung tithes. Siyempre, dyan tayo nabibless. Maliit man yan o malaking bagay na blessing is blessing pa rin yan. Natin tatawagin, di ba? Siyempre, kung ano man yung status ng mga kaperahan natin ngayon, dapat dito pumapasok yung formula. Yung pera natin, i-less natin yung 10% ng tithes plus yung 20% para sa savings tsaka yung sa 70% yun yung lifestyle natin. So, yan. Huwag nyong kakalimutan yan, guys. Kaya nga pala, kung bago kayo sa video na to, huwag nyong kalimutan yung mga nauna kong pinakita. I-click, mag-comment, mag-subscribe, mag-share, tsaka yung sa button. Para naman maipakalat natin kung ano ba yung mga pwede natin maitulong. So, ayan, yung 10-20 formula ni Brother Bo Sanchez. So, para mas maging, ano tayo, abundance formula yan. Kung i-apply natin itong gantong formula, dito yung kuli, kahit sa anong klase ng estado ng buhay natin, meron tayo, sakto lang, wala, maglagay tayo ng tithes para last lalo tayong mag-bless. Ganun lang yan. So, gaya nga ng ating guro na si Rex Mendoza, you don't have the right to invest unless properly protected. So, tama nga naman yung sinasabi niya. Sa panahon natin ngayon o nakalipas o sa mga susunod na henerasyon, palagi natin iisipin itong ganitong
sinabi o minessage ni Rex Mendoza, yung ating guro, lalo na sa pagdating sa investment, di ba? Siyempre, kailangan nga naman natin ng nasa tama tayong investment at masasabi din natin na protected din tayo. So, ayan, sa chapter 3 ng mga nauna kong presentation, kung bakit mapapansin nyo, inire-recap ko siya para hindi kayo ba mawawala sa mga video na pinapanood nyo, di ba? Understanding the purpose of life insurance in case you can be there to catch them, make you sure deep a safety net. Siyempre, kayo sa realization ngayon sa buhay natin, kung sabihin na natin, trabaho tayo ng trabaho para sa mahal natin sa buhay, siyempre, hindi lang naman yan ang gagawin dapat natin. Maganda kung may business. Paano kung walang business, di ba? Paano kung ang sinasabi, meron na kayong kinuhang mga insurance, dapat alamin nyo kung gaano ba yan katibay. Kasi baka mamaya, pagdating ng pangangailangan nyo na, hindi nyo siya magagamit. Kasi may mga alam, meron kayong mga hindi nalalaman. Yun yung kailangan natin maging maingat. Kaya wag basta-basta kukuha. Ngayon, ang sinasabi dito, you need life insurance to protect your family if you die too soon, to replace your income, to finance your children's education, to pay estate tax, and as assistant money of your family, to pay up debt. Tapos, you love your family, get yourself protected. Ayan, ang sinasabi nito, dapat mabuhay tayo ng matagal o hindi tayo mabuhay ng matagal, dapat protected tayo. Dapat meron tayong pang-replace sa income na iiwanan natin sa kanila. Yung sa mga nauna kong video, yung sa pag-aaral, di ba? So, dapat kasama sa plano natin yan. Makikita nyo mamaya sa mga i-share ko sa inyo, titigan yung maigi yung bawat numero na sinasabi para maging aware kayo sa bawat value ng bawat numero na to, di ba? Yan, to pay estate tax, yan. Gaya nung sinabi ko dun sa nakaraang video ko, kailangan napaghandaan din natin to kasi kung mayari, may pera tayo ngayon, namatay tayo bigla, hindi natin yan basta-basta maipapamana o maitatransfer sa mga mahal natin sa buhay kung hindi yan naitransfer to corporation. So kung naka-individual yan, mas lalo tayo mahihirapan. So yan yung kailangan natin paghandaan para hindi din sila mahihirapan sa dulo. Dapat, yung mga nakikinig na yun ng video na ito, huwag yung skip kasi marami pa kayong malalaman. So, maraming salamat kung hindi nyo na-skip yan. So, ayan, nakikita nyo yung mga number na yan. Meron ditong, ibig sabihin, yung pagtanda natin, 25, 50, 60, 75, 100, dapat ito yung nagiging, ano natin, na-save natin. Alam nyo kung titignan natin, gaya nga lang sa mga nakaraang video, meron lang tayong kailangang ayusin o baguhin para makuha natin yung mga amount na ma-save natin na makapagsimula tayo agad. So, ito lang naman yan eh. Ano ba yung mga fact of life insurance? There are many types of life insurance. The cost goes up every year because the risk of dying is higher you get older. Nakita mo yan? Yung 25, itong 25 years old na to, meron ka, pwede kang mag-monthly ng 2,890. Sa age 50, 9,000 na, di ba? 50 pataas. Kung what? 60 to 75 years old ka na, mas lalo na mataas. Ilan yan? 16,080. Parang ang sinasabi nito, hanggat maaga, magsimula na tayo. Lalo na sa mga viewers ngayon. Bata man yan. 5 years old, pwede lang simulan yan. Lalo na kung
yung mga source of income natin ay maganda. Pero kung ang source of income natin ay nasa sakto lang at medyo tama lang, alam nyo ba na merong 33 pesos a day pwede kang mag-save, magkakaroon ka ng insurance? Papakita ko yan dun sa mga susunod na slides. So, dapat huwag mong i-skip. So, ayan. Sa age 50, meron ka 9,000. Ano yan? There, cost is also based on your health. Siyempre, ibig sabihin, kapag nag 60 to 75 ka na, magkakaroon na ng mga tinatawag na medical yan. Kapag check up ka na, siyempre, kung gano'ng kapakatagal mong buhay, gano'n yan. Totoo naman di ba? Pero naman talaga, kahit na sabihin natin nakakatawa o nakaka... sana wag mo open. Kasi yun talaga yung totoong mangyayari. Sa mga kumuha ng shoot insurance, ang gano'n yun, di ba? There is just no free insurance. Di ba? Ano yung talaga yung free insurance? Kahit na mga... O yan, mayroon dalawang bilog dito. Kasi baka mamaya, sa mga nanonood ng video na to, mayroon kayong insurance na kaparehas nung, katulad nung sineshare ko sa inyo, kailangan imulat niyo maigi yung puso at isipan niyo para makita niyo ano ba yung mga hindi nyo nalalaman sa insurance na meron kayo. Kasi nga baka mamaya, katulad yan, yung mga tao ngayon natatakot sa insurance kasi ang sinasabi nila, pinaghahanda na daw yung buhay natin. Totoo salita. Pero totoo naman talaga eh. Yun yung kailangan natin pagandaan para sa mga maiiwanan natin. Ang sinasabi lang dyan, paano kung parehas yung sumabay? Pinagandaan mo yung golden age mo o retirement mo, tapos nabuhay ka ng matagal. Paano kung nabuhay ka ng matagal, di ba? So, yun yung kailangan natin protect. So, yun yung purpose ng life insurance. So, baka mamaya, yung mga nanonood ng video na to, nakikinig, makita nyo na mayroon kayong ganito, dapat alamin nyo yung nasa inyong part. Sabi dito, term insurance, yan. diba? Ikanti yan. Ang sabi dito, term insurance, a type of life insurance which need to be paid for every year at every low premium. Yung sa kabilang side, ito yung sinasabi na yung merong sinasabi na investment na kasama. Makinig kayo mabuti dito ha. Huwag nyo i-skip yung video. Baka mamaya, parehas tayo ng insurance na mayroong ganito pero meron kayong hindi nalalaman. Kung tawagin to BOL, di ba? Sabi dito, our recommendation, buy term insurance and invest the difference. Yan. Magbumili ka ng term na insurance, saan ka mag-invest dito? Huwag mo siyang kukuhanin ng parehas o sabay. This strategy requires financial literacy and discipline. Yan. Kaya nandito si IMG para i-educate tayo kasi pag hindi tayo na-educate, madagdagan yung kaalaman natin. Dito bumabagsak yung sinasabi na pwede tayong ma-scam, wala yan, niloloko lang kanya, yan. Then mapasok yung mga salita na yan kapag hindi tayo na-educate ng tama at nabigyan ng tamang informasyon. Consider your options. Know what suitable and affordable for you. So, yun yung dapat
yung titignan. Huwag kayong, basta-basta kuha ng kuha kasi baka mamaya sinabi ng kaibigan mo o ng kakilala mo, kuha ka na nito, maganda to, meron ng investment. Hindi nyo ba alam na merong ganito na na parehas nilang kinuha. Pagdating dun sa nung kukuhanin nila yung pera nila, imbis na tumaas, nabawasan. Kasi nga, tingnan nyo maigi, nga rin, naglagay ka rin ng 1,000. 1,000. Ano ba ang pagkakaalam nyo sa 1,000 na may investment? Ibig sabihin, every year, tumataas yan, di ba? Yun yung pagkakaalam natin. So, paano kapag bumaba yung pinag-iimbestan? Paano mangyayari? Ibig sabihin, paano kunyari, dumating sa punto, nag-zero yan, nag-negative. Ibig sabihin, yung nakalagay ni 1,000 dito, pwede siya maapektuhan. Yun yung sinasabi natin. Dapat maging aware kayo sa ganitong klase ng insurance. Tandaan nyo uli, sa mga nakikinig o nag-ano ng insurance, huwag nyo iisipin na meron tayong sinasagasaan. Hindi, ini-educate lang natin yung mga tao para mapunta sila dun sa tamang investment na mayroong term insurance. Kasi paano pag wala si IMG? So, ano mangyayari sa atin sa lahat, di ba? Parang dyan papasok yan eh, parang kasabihin ng iba. Ang mayaman lang yan din yung kaalaman. Paano naman tayo na katulad nyo nasa mga nasa sako lang, di ba? O kaunti lang. Dapat nabigyan din tayo ng chance na maprotektahan din natin yung mga mahal natin sa buhay. Kahit nga sabihin natin, security guard, carpintero, yung mga tricycle driver, jeepney driver, conductor, pwede sila niyan kasi i-practice lang. Attend kayo ng IMG, marami din matutunan dito. Ganyan kasimple lang yan. Term insurance is cheaper. O yun, kapag nakita niyo mamaya dito, yung mga ipipresent ko sa inyo, marami kayo makikita na insurance na cheaper, napakababa. So, tingnan nyo kung kaparehas ng insurance na kinukuha niya, ha? So, ayan. Why invest? Ano ba? Bakit nga ba tayo mag-invest? Ano ba yung kailangan natin? Siyempre, alamin mo muna kung bakit ka dapat mag-invest. Kung itignan mo itong mga to, ayan, to achieve financial goals, di ba? Siyempre, yun naman talaga yung purpose eh. Kaya ka nag-invest eh. Kahit nga yung sinasabi natin, tabi-tabi ka lang dyan. Ano ba yung purpose mo kung bakit ka nagtatabi, di ba? Ganun yun. Pinaghahandaan natin yung sa retirement, yung healthcare natin, yung tuition fee ng mga anak natin, yung bahay na ano meron ka ngayon, kotse, saka yung vacation. Siyempre, pagtanda natin, gusto mo ba kahit na paano makapag-mall-mall ka, saka sa mall, makagala ka, nang hindi ka aasa sa mga anak natin o sa mga kamag-anak natin. Kasi siyempre, tandaan nyo, meron din silang kanya-kanyang buhay na pangangailangan. At tingin nyo, kung ngayon, nakikita nyo yung buhay, ganyan. Lagi nyo tatandaan, mula ngayon, hanggang dun sa susunod, sa golden age natin, mabata pa kayo, kung nasa ganitong edad na kayo, dapat, yun yung titignan natin eh. Walang masamang magliwaliw. Pero dapat, takot lang. Yun yung dapat yung tatandaan. And 3 concepts of mutual fund. Diba? Ito yung mga mutual fund company na pinag-iinvestan. Kilala niyo ba yan? Ito kilala na ito. Kilala si Jollibee, di ba? Kapag kumakain ka, maglagay ka na rin, maglagay ka pa rin. Jollibee na. Yeah.
pagtama mga kainan ay Jollibee at nakikita mo maraming tumapa sa kakain. Lalo na sa mga ibang branches niya. Nakikita mo na maganda yung takbo ng staff. Ay SM, di ba? Kapag maraming pumapasok sa kanya, nag-i-invest, maraming maganda rin ang stocks mo. San Miguel, di ba? Kapag maraming umiinom na alak, sabihin, maganda ang stocks mo. Petron, PLDT, lahat, di ba? Lahat yan, napakaganda na. Ito yung mga sinasabi na dito nilalagay yung pera mo. Tignan mo, ownership. Katulad ko, isa ako sa ownership ng lahat ng mga to. Nung nag-join ako kay IMG, magkano lang ang junoin ko? Automatic, yung 1,000. Papasok na kagad yun sa Solvivo. Sa Solvivo, yan yung pinaka, yung mga paglalagyan ng mga pera na ini-invest natin, di ba? 1,000 lang, pwede ka na magsimula ng investment. Pero laging natandaan, hindi kayo basta-basta dadirect kay mutual fund nang hindi kayo naka-join kay IMG. Siyempre, mas maganda lang yung meron kang discount. Ano po yung mga makukuha mong mga benefit, di ba? Marami kang makukuha. Ganito, manoorin niyo yung una kong video. Marami kayong matututunan doon. Sa mga video na pinapakita ko, huwag niyo i-skip. Yan lang ang palagi kong sinasabi. Number of share, di ba? Mamaya mapakita ko sa inyo yung example. Realization. Long term. Tingin niyo ba yung mga yan? Hindi yan long term, hindi yan pang long term. Long term yan. Okay, general ko. Tingin niyo ba, mapagsaatag yan? Bawa na lang. At lagay ka na ng 10,000. Ayan, share ko sa inyo. Yung pangalan ko na first job, second job. Hinulat na namin yung nasa ganito. Ako nasa ngayon, 21. 1 years old. Hinulat na siya sa ganito. Para pagdating niya na age 30 o 50 plus, hindi na siya nahihirapan. Kasi siyempre, nakaano na siya, nakaforma na eh. Yung fundasyon niya, unti-unti na. Long time, eh. No? Kumuha na rin siya ng long term. Kasi maganda yun, kahit bata. No, kasi, pag tumatanda tayo, yung presyo natin, hindi. Tumataas yung bracket natin sa value ng gusto nating gawin. Ganun yun. Eh dapat, sa mga nanonood ng video na to, makinig kayong maigi. Kasi wag nyo i-skip. Palagi kong inuulit, wag nyo i-skip lahat ng video na pinapanood nyo. Ayan. Meron kasing dalawang klase. Indirect at saka direct. Ito yung direct. Ito yung indirect. Ang indirect, yan yung mga investment company. Si Rampler, yan yung kumbaga sa ano natin eh, siya yung fund manager natin. Si Solvivo, yan yung pinakita ko sa inyo kanina, dun niya ini-invest yan lahat. Yung mga pera na nilalagay natin. So, ang kagandahan dito, there are about 43 in mutual funds and 33 mutual fund companies in the Philippines. Doon sa indirect na tinatawag. Doon sa direct naman, there are more than 200 direct stock brokerage in PSE. Kapag ka naging bihasa ka na dito, pwede kang mag-jump o magtuloy ka na dito kasi dito na alalayan ka na eh. Kumbaga sa pagtatalim ng halaman o ng palay, di ba? Una, ano ba yung palay, di ba? Una, ihahagis yan sa bukid. Anong gagawin para mabuhay sila? Tutubigan, aalagaan, o protektahan, di ba? Ganyan, ganito ang halimbawa niyan. Ngayon, kapag marunong na marunong ka na, ibitawang ka na niyan. Yan na yung
pwede ka na magsarili. Ganyan yung takbo ng, totoong realization ng buhay natin. So, paulit-ulit yung sinasabi na dapat maging aware tayo sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Ano ba yung meron tayo ngayong crisis, di ba? So, lahat nagbabago. Mamaya makikita nyo dito sa baba. I-share ulit ako sa inyo. Ayan. Investing in mutual funds. Ayan. Ito yung sinasabi ko. Ito yung mga company na pinag-iinvestan. Kunyari, sa mga nanonood ng video na to, isa kayo dyan. Naglagay kayo ng 1,000. Pool their money with fund manager. Ito yung ramp bear. Invest in securities. Ito yan, yung sa Soldibo. Yan. Tingnan nyo yan. Mag-generate siya ng return. Pass to investor. Yan, cycle. Yan. Ikot-ikot lang yan dyan. So, hindi mo kailangan magbantay ng stock market. Maga, gabi, kailangan ka magbibenta, kailangan ka magbitrade. Yan. Hindi, walang ganun. Kayaan mo si fund manager. Fund manager, yan na ilalagay sa mga blue chips company ko yan. Yan ba ilang ito? Atan kayo ng IPP para mas maintindihan yung mahigil. So, ayan. Professionally managed. Very liquid. Very liquid yan. Kasi pwede mong withdraw yan anytime. So, wag naman yung nag-invest ka ngayon, bukas withdraw mo ulit. At utuloy yung pera mo. Parang nalaglaro niya, di ba? Diversify, di ba? Kaya nung share ko sa unang video, pag bumili ka ng 10 perasong itlog, nilagay mo sa basket, at nabagsak yon, anong mangyayari sa itlog? Basag lahat. Ang gagawin ni fund manager, lalagay niya yan sa mga bawat tray na yan, yung mga blue chip company. Sa tingin mo ba, kapag nilagay niya yung mga itlog na yan, o pera niyo dyan, tingin niyo babagsak agad yan? Sa susunod na doon, babagsak agad yan? Hindi yan babagsak. Maniwala kayo. Diba? Dito sa inyo, matututo kayo. Low minimum investment requirement. Diba? 1,000, pwede ka na mag-invest. Bahala ka, nasa sa iyan kung every month, magdagdag ka, 1,000, 500, 2,000, pataas, nasa sa iyan. Nasa sa iyo kung paano mo siya i-execute. Very transparent, di ba? Kasi meron kang report na makukuha dyan. Alam mo ba? May share ko sa dulo. Kapag nag-join na kaya MD, meron ka din talaga report na makukuha. Pwede mong i-access online. Mag-load ka lang ng meron data, ma-access mo na yan yung takbo ng pera mo. Tsaka sa dashboard mo, makikita mo doon magkano na ba yung Soldibo mo. Kung nag-invest ka ng Soldibo ngayon, magkano na ba yung tutubuhin ng pera mo. Siyempre, kung nag-invest ka ngayon, kunyari, April. Nag-invest ka ng April. Pagdating ng May, hindi ka nag-invest. Walang problema. Kasi nasa sa iyo yun kung paano mo hinahandle ng tama yung pera mo. Kung yung sarili mo, hindi mo imina-mindset na maging magastos ka, makakapagtabi ka at makakapag-ipon ka. Invest mo yan. Diba? Strong track record. Okay, tama naman yung mga yan. Boutique company yung pinaglalagyan. Safe and secured. Gain or tax exempt. So guys, 1,000 lang ang in-invest ko dito. Proven yan. Makikita mo, mag-join ka, yung 1,000 doon automatic pupunta sa mutual fund. Yung 1,000 na in-invest mo, hindi yan mababawasan. 1,000 pa rin papasok yan. Ganyan kaganda ang system. So, alisin yung takot, di ba? Alisin, unang-una, alisin yung duda at takot. Kailangan yung magising talaga sa katotohanan. So, professional, hindi natin lahat yun. Professionally managed, very liquid, diversified, low premium investment requirement, very transparent, ng track record, safe and secured, gains are taxed. Totoo talaga yan. Maniwala kayo. Sabi nga nila, indirect investing sa stock market para sa mga bagwan lang. Yan, sinabi ko sa inyo kanina, di ba? Yan.
ang sinasabi niya ito, itong figure na to, how much will 100 per day be at different rates of return? Halimbawa, merong 10 taon at saka 20 years. Si number one, naglagay lang ng pera sa ilalim ng ulan. 100 pesos a day. Patingin mo ba pang nilagay mo sa ilalim ng ulan mo yan, tutubo yan? Siyempre, kayo makakasagot yan. Dagdagan pa natin ng 20 years. Ilalim ng ulan, magkaka-interest yan. Magkaka-interest yan. Mag-i-interesan yan ng kukuhanan. Itong kukuha, di ba? Imbis na tumubo ka, lugi ka pa eh. Bangko, ayan. Kung yung 100 pesos mo, nilagay mo sa bangko, sa loob ng 10 taon, 360. Magkano tinubo? Tumubo siya ng 0.1%. 1,821. So, okay ba? Okay. 20 years. Nadaga mo pa. Tumubo na naman siya. Kano tinubo? 7,270. Pag nilagay mo yan sa tamang vehicle na merong nag-i-interest ng 12%. Diba? Per year. Alam mo naman yan. Kita mo naman yung difference niyan. Sa 10 taon na lang. O, diba? Dumoble o dumoble? Hindi. Dumoble ba? Diba? Nakita mo, diba? So, kung titignan mo, kung nandito ka sa ganitong klase ng pag-iipon, ilalim ng unan at pagtabi sa bangko, diyan ka magising dapat. Isipin mong maigi kung nasa tamang vehicle yung pinaglalagyan mo ng pera ngayon. Maniwala kayo. Yan lang palaging paulit-ulit ko na sinasabi. Kasi ayaw ko kayong mapahamak. O ayaw namin kayong mapahamak. Kaya nga nga dito siya IMD. Diba? At to, ginagawa ko to sa YouTube. Hindi para maging vlogger. Ginagawa ko to is para mag-educate ng tao. Kung sino man yung nakapanood ng video na to na hindi in-skip at tinapos, maraming salamat. Kung sino man yung nanood, dinaanan lang, salamat pa rin kasi babalikan mo pa rin niya pagdating ng tamang panahon. Pero huwag naman, masyadong malayo na yung tamang panahon, baka mamaya magsisi ka na yun. Sigurado, magsisisi ka. Ako din, nagsisi din ako. Ngayon lang namin in-execute. O 30 years, dagdagan pa natin ang isang 10 taon. 40 years. Tandaan nyo, sabihin na natin 10 years old to. 10 years old. 20 years old, 30 years old, 40 years old. Kung merong 10, kung maraming 10 years old ngayon na ganito ang ginagawa ng proseso, at 20 years old, 40, 30, at tingin nyo, sino mananalo? Yung 0, yung 0.1, o yung 12%? Yeah, dapat magising kayo, mag-isipan niyo magbuti yan. Yung duda, tapat na paulit-ulit yung sinasabi, tanggalin yan. Base sa experience yan. Experience namin. Right? Who harness the power of compounding interest means, diba? Those who start early, time is of great value. Tama naman eh, diba? Kung meron kang anak ngayon na 10 taon o 20 years old, nandito ka nga lang dapat eh. Huwag mo nang paabutan dito para ma-achieve niya na yung goal niya, di ba? Dapat dito pa lang simulan na natin. Ako nga dito eh. Ay, dito na yun. Ano pa lang, at least kahit na paano, mawala man ako. Sigurado akong mayroon akong maiiwanan. Mayroon akong maiiwan sa kanila. Kumbaga sa ngayon, sakripisyo, konting tiis. Pero pagdating naman ng tamang panahon, sila rin naman ang aani niya. Tatuhuan mo na sila ng maayos. Pagdating naman sa protection, ano ba yung pinaprotektahan natin?
magarang sasakyan, magandang sasakyan, magandang bahay, magarang bahay. Sa ganitong klase, sino bang pinaprotektahan nyo? Yung sasakyan o yung sakay ng tao? Yung bahay o yung nasa loob ng bahay? Diba? Ganyan dapat naging aware tayo kasi baka mamaya, tibig tayo ng tibig sa sarili natin, makakuha lang tayo ng murang insurance, eh okay na. Pero yun yung isang naging bulag tayo doon kasi alam niyo kung bakit. Pag nawirin niyo tayo ng sasakyan, di ba minsan doon na kaagad tayo sa ano, sa mga dumadiretso sa mga kakilala natin, kaibigan natin, kasi akala natin mura yun. Eh, minsan ang naka-insured lang doon sa sasakyan lang, mababa pa, di ba? Hindi pa yung naka-insured yung tao doon. O kung meron man naka-insured, mababa din. Eh, IMG and that. Nako, sinasabi ko. Yung, ulitin ko, yung mga video na pina-share ko sa inyo, balikan nyo yun kasi napakarami ng top insurance doon na alam kong meron, na alam namin na meron sigurado kayo. Isip lang, di ba? Ganun kasimple, dapat pagising tayo. Mutual fund, money cost averaging, kaya din sinasabi ko kanina. Sinasabi ko kanina yan. Halimbawa, meron kang 100 ngayon. Nag-join ka kay IMD. Automatic, 1,000 mutual fund. Nag-join ka, naglagay ka, halimbawa, yung figure, ano lang ito, example lang. Pero 1,000, pinakaano niya. 1,000 pataas. Okay, so, sa unang buwan, nag-invest ka ng 100. Nakuha mo yung price pero ano, per stock mo is 100. So, meron ka lang isa. Nung pangalawang buwan, maganda yung takbo, di ba? Siyempre, dapat araw-araw ka naglalagay. Hindi ka pang, huwag ka magpatlang o kaya huwag ka maglagay ng isang bagsakan tapos hindi ka na maglalagay dito. Kasi hindi mo mararamdaman yung ganda ng takbo ng stocks, di ba? Siyempre, kunyari, nag-deliver ito, 100 lang. 100 to. Isa lang nakuha mong share. Paano yung 2, 3, 4, 5, 6 na buwan? Wala ka ng additional na share, di ba? So, sa tingin mo ba, yung 80 na to, yung 1 na to, magiging 80 sa dulo? Hindi, kasi hindi ka naman naglalagay monthly, di ba? So, yung magandaan. Kaya maglagay ka monthly. So, yung naging total mo ng sa loob ng 6 na buwan, ang napag-iipon mo, ito yung nakuha mo ng value no, nabili mo yung share mo. So, yung naging total mo, 18 share, di ba? 18 share na yung nakuha mo. So, kung bigyan natin ng ano, ng computation. Yung huling value na nilagay mo na isang daan, nakakuha, nakabili ka ng share na 50 pesos lang. So, ibig sabihin, yung 600 mo, apat na yun, di ba? Apat na, ano, na share. So, yung kabuuan lahat niyan naging 18 share, di ba? Yung ito yung huli mong bili ng share, 600 yung na-invest mo lahat. Ito mo yung difference, ha? 600 lang ang in-invest mo. Nung bumili ka ng share, na pumatak ng 50 pesos per share, na ito ang nakuha mong share, accumulated unit mo, 4. 18 share, di ba? Times 50, last share mo. Ito yung last share price. 900, di ba? Ibig sabihin, yung total value mo after 6 months, tumubli na siya, naging 900. Tumubo siya ng 300. Paano yun? Paano nangyari? Ibig sabihin, yung 900 total value mo after 6 months, ito lang yung naging pinaka-capital mo. Kaya naging 900 yan, di ba? At ito mo yung tinubo nung after mo ng ano, times mo dun sa last year mo na kinuha mo, di ba? So, kita mo nga yung ano, yung kung titignan mo yung percent ng tinubo niyan, magkano? 50% over 6 months. Sabi na gano'n ka na 8.33% pa per month. Di ba? So, dito pa lang, masasabi mo ba na lugi ka? Hindi ka lugi yan kasi nakita mo yung price per unit mo. Hindi bumababa. Pinakamababa, 25. Hindi yan ang si zero, di ba? So, bawat pagbabago ng inflation o ng stocks, hindi yan
darating sa punto na magsisiro siya. So, ayan, explain ko yung susunod na ano, na paliwanag natin. Well, everyone has the right to become wealthy if they knew the right information. Yan. Diba? Kaya nga yung video na to sa mga nanonood, huwag mong skip, tapusin nyo para mas ma-capture nyo lahat yung mga nakikita nyo. O lalo na yung mga sinasabi ko din, di ba? O yan, ito na, si Manila Bankers. Manila Bankers Life Insurance, kasama yan sa number 9 benefit ni IMG. Diba? Yung mas 18, multiple options over term 18. So, who is MB Life? MB Life is established on May 19, 1967. Founding chairman is Senator Phil J. Puyat. Has over 50 years of expertise in bringing protection and security to the Filipino family. Seeks to provide every Filipino family innovative and affordable life insurance product geared towards making better life. The company offers various life insurance products, including that are designed specifically to cater the needs of any organization. MB Life is the latest addition to the IMG Group company. Alam niyo ba si MB Life is binili niya ni IMG. So, talagang full part na siya ng IMG, si MB Life. So, kayo sa mga nanonood ng video na to, tanggalin niyo yung duda niyo. Kung meron kayong mga ginagawa ngayon na mga pag-iipon, dapat ano yan, pag-iipan yung maigi. Ano ba yung takbo nito? Ano ba yung klaseng vehicle na pinaglalagyan ko? Sa sinasabi ni Michael Manekla na IMG interview. Yun lang naman yan eh. Various life insurance products including group insurance that can cater to the specific needs of any organization. Most 18 is DIY. Ano ba yung DIY? Do it yourself. Siyempre, wala namang gagawa niyan, di ba? Patingin mo ba? Ipin nyo maigi. Tayo to ngayon. Ito yung mga anak natin. Sabihin natin, lumaki na to, nagdalaga na to. Pagdating ba ng pagtanda natin, yung pangangailangan natin, kaya nilang i-provide o maipu-provide pa ba nila? So yun yung mga dapat nating isipin maigi. Kasi hindi lang naman kasi nasabing pangmayaman. Dapat pasok to sa mga ano, sa mga kahit sinong tao. Walang sinisino dito. Lahat yan pwede. Kaya nga, di ba, do it yourself. So, sa panahon naman talaga ngayon, di ba, DIY naman, marami nga ngayon sa YouTube, DIY, di ba? Mapapakinabangan mo, ano ba yung DIY? So, itong sa klase ng part na to is do it yourself dun sa golden age mo, di ba? You can have it all dun sa most meeting. Kung makikita nyo, mag-skip para hindi nyo mamiss yung mga susunod. And multiple options over term 18. Ayan, 18-year level term, pay one rate of 18 years. Kita nyo, di ba? Issue age 5 to 60 years old. Convertible to permanent insurance. Affordable insurance, 50% lower than endowment, high coverage. Level coverage risk, cash value, savings, investment is added to coverage. Ganyan, di ba? 5 to 60. Pwedeng kumuha. Kung ngayon, ang edad mo, nasa 30 ka, o 50, o 59, o 60, pwede ka pang kumuha. Pwede ka pang kumuha sa 61 eh. 6170 eh, di ba? Katulad na pinakita ko kanina. Kaso nga lang, dada ka na sa proseso. Ito, wala tong proseso. Hindi ka medical dyan. Wala kang gagawin sa'yo.
Yan yung tandaan sa kanya. Manila Bankers Life Insurance Deposit Fund. Very competitive rates of return. Guaranteed growth, 0%. Makikita niya mamaya sa mga ano. Ito naman talaga. PDF has higher growth with guaranteed positive return. Withdrawal loan advantage. Yung sinasabi eh, pag nag-withdraw ka, sarili mong pera, kinakaltasan ka pa. Diba? Ganun yun eh, meron ganun eh. Sarili mo ng pera, kinakaltasan ka pa ng tax, ng interest, diba? Dito, ako po, sobra. Sinasabi ko sa inyo, malulula kayo. Basta o ano lang, ibukas nyo lang yung puso at isipan nyo. Tandaan nyo uli, walang sinisino. Walang kahit sino, walang mayaman, walang mahirap. Pare-parehas dyan pagdating sa Golden Age. Partial or full payment, full withdrawal anytime without penalty. Kayo ba? Yung mga insurance na mayroon kayo ngayon. Kapag nag-withdraw ba kayo, may penalty kayo? Dapat magising na kayo. Huwag kayong tulog-tulog. Emergency fund advantage. Tandaan na ito, ng BD na ito. Iminimulat na kayo kasi kapag meron na kayo ngayon vehicle na pinaglalagay, ulitin ko lang uli, dapat nakita nyo ano ba yung tinatakbo ng ano ba yung tinatakbo ng sasakyan na to pagdating dun sa Golden Age ko? Mabuhay ako ng matagal? O mamatay ako ng maaga? Nasaan ba yung vehicle na to? Sigurado ba na maaano yan? Magiging maganda para sa pamilya? Ganun dapat. Ganun tayo mag-isip dapat. Emergency fund advantage. Cash value, even 1 year withdrawable in case of emergency. Pwede mong withdrawing yan anytime. Flexible needs, terms, future requirements as retirement, education, travel, savings. Ito yung sinasabi, paghandaan natin. Huwag kayong manghinayang, niwala lang kayo. Maximum deposit is amount. PDF payable to beneficiaries on death or to plan owner on termination. So, napakarami ng advantage, di ba? Kayo ba, mapanghihinayangan yung babayan? 5,500 plus 500, total 6,000. Yun yung pinaka entrance mo para makapasok ka sa isang manapakaraming system. Iwan ko lang kung malula ka pa dyan. Most keen address various financial needed. Retirement, pension, location, travel, savings. So, then makikita yan, di ba? Hindi lang yan pang retirement, hindi lang pang pension, hindi lang pang education, hindi lang pang travel, hindi lang pang savings. Di ba? Lahat pwede mong sakupin yan. Kaya sabi ko, kung nakukulangan pa kayo sa mga video na sinare ko, attend yan lang ang MG para mas mabuksan pa yung mga alaman nyo. Ngayon, tingnan nyo itong soap, ito yung pinaka-bracket. Ito yung face amount. Pa age to up, age 5 to 60. Tingnan nyo ha, meron 250,000 na insurance na makukuha ng family member mo. Kung sakto lang ang pera mo, pwede mo naman kuhanin ito, 250,000. Guardia ka, teacher ka, conductor ka, driver ka ng tricycle, street sweeper ka, o nangangalakal ka, aba? Parang kaya nyo ito, 33 pesos a day. 33 pesos a day lang. Diba? Pwede ka nang mag-start dyan. Pero gaya lang sinasabi ko ulit, hindi ka pwedeng dumayari kay MB Life. Dapat tumanda sa system. So, 0.5, di ba? 5M. Kita niyo yun, ha? Kung meron kayong anak na 5 years old,
pwede nyo nang kuhanan yan. Diba? Pagdating ng pag-aaral niya, hindi nyo na pagproblemahin yan. Sabihin na natin, meron kang anak na tatlo, lima, ganyan. Ito mo na kuhanin. Kasi pagdating nila ng 18 years eh. Di ba? Pagdating nila ng 18 years. 18 years nung term. 23. Eh, tutubo pa to eh. Di ba? Pwede pa nilang patubuin ko. Pag-tuition naman nila dun sa mga pag-aaral nila. So, marami kayo dito. Huwag nyo i-practice yung targetin nyo yung malaki, pero mahihirapan kayo sa dulo. Kaya sabi ko nga sa inyo eh, hanggat maaga, yung mga nanonood ng video na to, huwag nyo panghinayanan. Dapat makita nyo, lalo na yung mga nasa ibang bansa, di ba? Nagtatrabaho, parehas lang, ibang bansa, kaya dito, nagtatrabaho para sa mga anak nila, itagaganda ng buhay ng anak nila, dapat na-secure yung maigi kasi yung mga security o yung sinasabi yung security kayo ngayon, hindi nyo magsasabi yan pagdating sa dito. Hindi pa natin manatest yan. Pero dito sa picture na to, proven na yan kasi marami nang umabanti dito na tayo yung sumusunod. Huwag kayo magduda. Kung alam mo yung anak mo, 5, 20, 30, 40, 60, di ba? So, example, yan na tayo. Example ng ano, na 1 million na ano na anong tawag ito, na insured ka. Insured ka ng 1 million, example. Napakita ko sa inyong mga bracket. Halimbawa, nagsimula ka ng age 30. 18 years nung bubunuin yung pag-iipon. Nung 30 years old ka, meron kang nakuhang bonus o kaya meron kang nakuhang loan o kaya meron kang naipon na 42,210. Pero kasi tayo nga dito eh, na tinatawag na yung growth ng 10% yan. Yan talaga yung kikitain niya. Tandaan nyo, itong si Moss 18, hindi yan nag-zero. Hindi rin yan nag-negative. Alam nyo kung bakit? Kasi, dahil yung nabanggit ko dun sa una kong presentation, sa una kong sinabi kanina, kukuha yan sa tatlong top niya na basket ng mga company, top company na basket. Doon niya kukuhanin yung 12% para yung mapangalagaan niya yung mga pera na ini-invest natin. Ganun siya kaganda. Tingnan niyo to, 44,210. Dahil nagsimula siya ng 30 years old, ang premium niya na, annual premium niya na ay 5,710. So, ibig sabihin, yearly, ang babayaran niya, 5,710. Makita niyo yung figure na yan. 44,000 minus 6,210. Kaya naging 6,210 yan. Kasi meron niyang, meron niyang charge yung additional charge nung pag-line ano ka lang, join ka. Kita mo yan, 5,710 plus 500. Ayan yun, 6,400, di ba? So, yung natitira na 38,000, papasok yan automatic sa PDF. Premium Deposit Fund, di ba? So, after lang isang taon, yung 38,000 mo, tumubo ng, sabi natin 12%, ito yung tinubo niya. 42,560. Diyan ba sa unang taon na yan,
masasabi mo ba na lugi ka? Hindi, hindi ka malulugi niya kasi kita mo na yan, no? Kita mo na kaagad. Kasi, gaya nga lang sinasabi ko, ang mas itin, hindi yan lang si zero. Hindi rin yan na negative. So, ganyan yung kagandahan sa kanya. Pangalawang taon, 31 years old, may nakuha na naman siyang bonus. Nilagay niya na naman sa mas itin. So, magkano? Binawas sa kanya yung annual premium na ikinaltas niya. Magkano natira? 24,000. So, yung 24,000, i-add natin sa 42. Magkano rin tinubo niya ulit sa pangalawang taon? Tumubo na naman yung pera niya. Yung 74,872. Overed siya ng 1 million. Diba? Nakita niyo rito, pangatlong taon, hindi siya nakalagay. Kakaintasan siya ng 5,710 sa PDF niya. So, pagdating na naman ng pangatlong taon, tumubo ba yung pera niya? Kita nyo, kayo makakapagsabi niyan kung anong nagiging laro ng pera niya. Kabuuan. Ang kabuuan na hinulog niya o nilagay niya sa most 18, sa loob ng 18 years, 184,210. Magkano ang kanyang nakaintasahan niya? Sabihin natin, 103,280. Magkano ang ito pa pala, may withdraw pa nga pala siya. Nag-withdraw pa siya kasi ginamit niya. Ginamit niya pambili ng gamit ng anak niya. Ginamit niya pang-birthday na niya. Ginamit niya pang-vision niya. Diba? Nakita niyo? Habang binabawasan niya yung pera niya, nakikita niyo ba na lumiliit yung figure ng pera na ito? Di ba hindi naman? Hindi yung kagandaan ng masigin. Bibigyan ko na naman kayo ng isang bago. Educational plan. Meron kang hawak ngayon. 30 years old na. Meron kang hawak ngayon. 60,000. Hanggang 34 years old, nakakapaghulog ka pa ng 60,000. Katulad ng explanation ko kanina, ganoon yan ang nangyayaling process. Magkano ang total mo na invest? 300,000. Magkano ang nakalta sa'yo kasi yun sa premium? 103,000. Kita mo yan, nag-withdraw ka pa ng 499. May natira, wala. May natira ka pa. Insured ka pa ng 1 million. Ay, nako naman. Sinasabi mo. Kaya magising kayo. Magising talaga kayo. Kailangan yung mag-desisyon. Retirement plan. Lalo na ito kagandaan niyo sa mga mag-retire. Yung mga mag-retire ngayon. Ako, pinaghahanda ako ng retirement plan ko eh. Siyempre, kailangan din natin yan. Kaya ako nga ginagawa ito para ma-share pa din sa inyo. Di ba? Para sama-sama tayo pagdating ng golden age natin. Hindi man tayo sa... hindi man natin masasabi ang buhay natin. Matay tayo ngayon, mabuhay tayo ng matagal, at least hindi tayo mangangamba para sa sarili natin. Kasi tayo yan eh. Decision natin yan. Protektahan natin din yung sarili natin at pamilya natin. Kung nakakuha ka ng retirement plan ngayon, naglagay ka ng 847,298. Ininvest mo ka agad yan. 48 years old ka. Diba? Nakikita niyan? 48 years old. Naglagay ka lang yan ng investment. Pagdating mo ng 65 years old, nakikita mo yung pera mo? Nakikita mo. 3 million. Diba? Plus insurance. 4 million na yung pera mo. Ako nga, nanunula ako dito. At ang ganda na ito, makakapag-ano ka pa. Makakapag-fights ka pa. Lalo pa pang mabibless. Kasi hindi ka nawawalan. Yan yung sinasabi. Kaya kailangan yung pag-isipan yung mahigit. Ito yung sinasabi kung 33 pesos a day. Diba? Kung 33 pesos a day yan, sa loob ng isang taon, kaya mong bumuo ng 10,000. Diba? Kaya dapat huwag na kayong mag-attempt na hindi masamang mag-negosyo o pasukin yung mga iba't ibang klase ng negosyo. Pero pagka kumikita na kayo
i-apply nyo itong gantong system. Para naman masabi nyo na hindi man yan magtuloy-tuloy, at least nakakapagsimula naman. Ano naman yung kasimple, di ba? 36 years, 18 years. So yan, pare-parehas na lang yan. Itong pagkakaiba nila. Ito kasi 33 pesos a day for 18 years. Simula siya ng 30 years or 5,710 yung premium niya, yung annual niya. Dito naman, 33 pesos for 36 years, di ba? Yung 48 hanggang 65. 15,500 yung kanyang annual. So, ulitin ko, sa mga magre-retire, ang crisis natin ngayon is hindi ganun kaganda. Pero dapat, after ng ating crisis, kung merong mangyayari na hindi naman natin magustuhan, ang mga company natin, magpasalamat tayo na kahit paano best pa rin tayo. Yan. Kaya napakaganda ng mga video na ito. Most eating is for everyone. 3-in-1 life insurance, investment and emergency fund. It's easy to understand. It is an urgent requirement. Urgent talaga yan. Dapat mag-check ko yung maigi. It's easier and cheaper to start building your future. You know, 30 years old. Yun ang yan. 1.5 quarterly, plus 500 policy. Ayan, yung 500 policy pala. Sorry naman. Yun yung hindi ko nabanggit kanina. Yung 5,710 plus 500 yung policy. So, example natin. It's 30, meron kang 1M. Annual mo, annual premium mo, 5,710, policy fee, 500, initial investment, 5,000. Initial payment mo, 5,200. So, mabigat ba? Eh, kung sa 1,000 na, pwede ba magkakaroon? Maraming way para magawa natin yan. Huwag nating i-challenge yung sitwasyon ngayon. Ay, mali. I-challenge natin yung sitwasyon ngayon. Huwag nating dalhin yung mga sitwasyon na isang pagsubok natin. Naniniwala ako, iba-iba tayo ng pagsubok. Hindi tayo pare-parehas. Pero kung yung video na ito ay napanood, ito ay para sa'yo talaga. Para sa inyo na. Not available for those who call it, currently outside the Philippines. Siyempre naman, Philippines lang yan. What if you die too soon? Problem. Who will take care of your family? Solution. Most eating will provide instant cash to your family if you die too soon. If you are. Balikan natin ito. And problem ulit. What will I spend? Sige natin. What will I spend? Solution. Investment. I am speaking. PDF is designed to be high yield. Investment over the long term. For use when you love to long. Diba? Walang sakit sa ulo. What if I have an emergency? Problem. Where will I get my cash? Solution. Most eating PDF designed to be a good depository of your emergency fund. Funds in PDF are withdrawable even if on the first year. What if I forgot to pay? Problem. Long-term insurance lapse. Solution. Excess payment of most eating are deposited to PDF. Yun yung pinexplain mo kanina. Kaya mas maganda sobra yung nalagay mo. Hindi naman sobra, doblehin mo lang yung nari, yung 5,710, doblehin mo lang yun. Yun yung ipasok mo sa ano. Para kunyari, nagkaroon ka ng emergency, yung susunod na to, hindi ka nakahulog, hindi malalaps yun kasi meron ka makapondo. Premium deposit due to most eating are withdrawn from PDF. What if the investment loses money? Problem. Takot ako malugi, hindi ako makatulog. Solution, most eating PDF has guaranteed positive growth. Minimum annual gain savings account interest.
state na yan, sinasabi ko kanina, hindi yan nagsisiro. Hindi rin yan lahat ng negative. No ceiling of maximum annual gain. Reasonable, reasonable to expect 10%. Ito naman talaga 10%. Yan yung kagandahan sa kanya. Itong apat na klase na to, growth, yung growth niya, talaga may growth dyan. Can it potentially grow to achieve your goal? Final test niya, pagbawa ng insurance. Yes, most it in as competitive rate of return. Safety, it is safe enough. Yes, most 18 is PDF, investment guaranteed, growth 0%. Diba? Does it have tax advantage? Yes, most 18, insurance proceeds are tax-free. Yes, tax-free. Does it have proper protection for family? Yes, ayun yung provide. Diba? It must have all four corners stone na sinasabi. Share to your family and friends the great advantage of IMB membership platform. Napakaraming benefits. Huwag natin tayangin na pangyayangan. Tandaan niyo ulit, ang video na ito ay para sa inyo. Kung manood ka ngayon, nasa ibang bansa ka, lugar ka, Pilipinas ka, para sa ito, video na ito. O, ayan. Kung nag-join ako kay IMB, ito yung dashboard ko. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, 1,000 pesos yung nilagay ko. Ayan na yung shares ko. Kasi ito, tinago ko para hindi makita. Secret. Ito sinasabi ko kanina. 5,500. Mag-add ka lang ng 500. Ito yung papasok. Covered ka na ng Fidelity Life Insurance. Parang St. Peter to. Yung family mo, makakakuha ng 50,000. Cash yun. Everest, yan. Manila Bankers, yan. Dito si Manila Bankers, covered ka ng personal accident insurance. Join mo kaya IMG. Ako nagsasalamin kayo, covered din kayo ng two frame per year. Pwede kayong magpalit yan. Kada taong palit kayo ng frame. Sa mga, boutique. Yan. Kaiser, yung pwede ka mapabunod, talinis ng ngipin, magigamit mo yan. And you dominate tool. You know? Maraming benefits, diba? Kaya siya, ito yung long term. Nakumuha rin ako ng long term. So, ayan. Ayan yung aking mga card. Ayan yung pangalan ko. Ayan yung insurance ko. So, ito, nire-renew to every year. Parang lisensya, diba? Parang SM Advantage card. Parang SNR card. Nire-renew din yan. Sa halagang pag-renew, mura lang naman ito. 1,500, pwede ka na, marirenew mo na. Tapos covered ka ulit ng buong benefits, di ba? Kaya sa mga taga-IMB na lang hindi nanalapse yung, hindi nila renew yung kanilang membership, i-renew nyo kasi sayang yung pukuha yung mga benefits. Huwag nyo itong anuhin yung iba ni wala. Iwala kayo. Yan. The kind of life that you live tomorrow depends on the choices you made today. Do something that your future self will think for you. Ayan. So, tapos tayo. Maraming salamat na sa pagtapos nyo sa aking video na pinakinggan nyo, na pinanood nyo. Siyempre, huwag nyo makakalimutan. Click nyo update, i-okay niya. Comment, share, subscribe, ayun bell para makareceive kayo ng mga iba't ibang klaseng sharing na pwede niyo makapulutan ng araw. So, ayan, maraming salamat. Ito yung aking email, yung contact. Email niyo lang ako dyan para makakuha kayo ng libreng book, e-book. Sendan ko kayo. Para at least makakakuha. So, hanggang dito na lang tayo. Sana ay nakatulong ako sa inyo ng maibig. Maraming tinutunan. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye!
party na! Halina't sumayaw sa ilalim ng araw. Mag-chowking halo-halo na. Haluin ang sabay-sabay. Nag-umapaw, nag-uumapaw, 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 hey! Chowking halo-halo, umaapaw ang sangkap at milky sarap. Mmm! Apaw sangkap, apaw sarap. 50 lang!